Kabanata 5449. Cyprus. Nagtatakang tanong ni Maria, saan na talaga ang mga patay na sundalo bago ang pulong ng warriors den? Diretso ba nilang inihayag ang proseso ng pagkamatay ng garrison ng Cyprus ng mga patay na sundalo? Sinabi ni G. Zhang, sinasabi na unang pinatay ng kabilang partido ang mga miyembro ng buong garrison ng mga patay na sundalo. Bukod dito, pinugutan din ng kabilang partido ang daan-daang mga gwardya ng kabalyero at halos 1,000 miyembro ng pamilya sa itaas na antas ng istasyon ng patay. Isang copper smelter sa Turkey. Pagkatapos ay pinatay sila ng kabilang partido sa Cyprus. Naglagay ng lambat ang garrison ng mga patay na sundalo, at gumamit ng napakalakas at mabilis na pagpapaputok ng malapit depensang baril para patayin si Jarvis. Inaatasan na ngayon ng Panginoon ang lahat ng tauhan sa itaas ng gitnang antas na pumasok sa pinakamataas na estado ng alerto, at kasabay nito ay iniutos ang pag-suspend sa lahat ng operasyon sa labas. Maging ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tauhan na nakatalaga sa ibang bansa at ng warriors din ay pansamantalang naputol. Natatakot na tanong ni Maria, totoo ba ito? Iniyuko ni G. Zhang ang kanyang katawan at debotong nagsabi, Miss, ito ay ganap na totoo. Tuwang-tuwa kaagad si Maria at sinabi, okay. Ang galing talaga. Hindi napigilan ni G. Zhang na sabihin sa oras na ito, Miss, may hindi ka alam. Sinabi ni Maria, sabihin mo sa akin. Magalang na sinabi ni G. Zhang, Miss, sa katunayan, ang garrison ng mga patay na sundalo sa Warriors Den ay lihim, at ang garrison ng mga namatay na sundalo ay napakalaki at binabantayan ng husto. Bukod sa mga patay na sundalo at mga bantay ng cavalry, mayroon ding mga commissioner sa itaas ng madilim na kaharian na nakaupo sa garrison. Sino ang tahimik na makakapatay sa buong patay na sundalo sa istasyon ng sundalo? Papatayin ba silang lahat? Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Sa isip ni Maria ay biglang lumitaw ang hitsura ni Charlie, at hindi niya maiwasang sabihin, sa palagay ko marahil alam ko kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos nito, sinabi niya ng may pag-aalinlangan, ngunit, ang ganitong uri ng marahas at malupit na pamamaraan ay tila hindi niya estilo. Nag-isip sandali si Mr. Zhang, at pagkatapos ay nagtanong, Miss, pwede bang, sinabi mo na ito noon pa? Yung Mr. Wade na nagligtas sa atin. Kumunot ang noo ni Maria, nang sabihin mong pinatay si Jarvis, naisip ko na baka siya iyon, ngunit sinabi mo na libu-libong tao ang pinatay sa mga patay na lalaking iyon, ang mga gwardya ng cavalry at kanilang mga kamag-anak. Sa tingin ko siguradong hindi siya iyon. Mga bagay na kayang gawin. At saka, nakita ko siya sa Oris Hill ilang araw na ang nakakaraan. Tinanong siya ni G. Zhang, Miss, ano ang ibig mong sabihin, pinatay si Jarvis at sinisira ang garrison ng mga patay na sundalo ng Warriors Den. Sino siya? Seryosong sinabi ni Maria, isa lang itong posibilidad, at may isa pang posibilidad, iyon ay, si Charlie nga ang nangunguna sa bagay na ito, ngunit ang pumatay kay Jarvis ay hindi dapat si Charlie mismo. Panipik. Nagtatakang tanong ni G. Zhang, Miss, pero hindi mo ba sinabi na ang pamamaraang ito ng pagpatay sa libu-libong tao ay hindi katulad ng kanyang estilo? Oo, tumanggo si Maria, at mariing sinabi, kaya naramdaman kong nagsisinungaling ang Evil Lord. Tinanong siya ni G. Zhang, ibig mong sabihin, mali ang bagay na ito? Hindi, mariing sinabi ni Maria, dahil iniulat na si Jarvis ay namatay, kung gayon siya ay dapat na namatay, at sa gayong mahalagang balita, walang dahilan para ang Evil Lord na sadyang magsinungaling upang guluhin ang moral ng hukbo. Pagkatapos magsalita, binago ni Maria ang paksa, gayunpaman, sa palagay ko, ang mga patay na sundalo na nakatalaga sa Cyprus at ang smelter ng Tanso sa Turkey. Siguro hindi naman talaga tulad ng sinabi niya, lahat sila ay pinatay ng mga tao, kabaligtaran, naniniwala ako na ang lahat ng mga tao doon ay sinulsalan ni Charlie. Nagtaka si Mr. Zhang, ito, paano ito posible? Bagamat ang mga patay na mandirigma at cavalry ay higit na napupuot sa Warriors Den, sila rin ang pinakamaliit na magtaksil sa Warriors Den. Ang lason sa kanilang mga katawan ay walang kapantay. Naiintindihan ko, kung ipagkanulo nila ang Panginoon, sila, at ang kanilang mga kapamilya, ay tiyak na mamamatay sa loob lamang ng ilang araw. Paano nila nagagawa ang isang mortal na bagay?
Biglang natuwa si Maria at bumulong, hindi mo sinabi iyan. Mali, walang panlunas, at ito ang pangunahing susi para sa lahat na hindi maglakas loob na ipagkanulo ang Warriors Den, maliban kung. Pagkatapos magsalita, seryosong sinabi ni Maria, maliban na lang kung may makapagpapagaling sa laso ng Warriors Den. Natuwa siya sa puntong ito at walang kapantay na sinabi, minsan sinabi ni Charlie sa mga gwardiya ng cavalry na dumating upang arestuhin ako noong araw na iyon na mayroon siyang paraan upang matuno ang lason sa kanilang mga katawan. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ito, naguguluhan si matandang Zhang tanong, Miss, ang lason ay naipasa na sa loob ng daan-daang taon, at walang makakalutas nito, na si Charlie, ay talagang may ganoong kalaking kakayahan. Huminahon si Maria at nakangiting sinabi, lahat gaano man ito kahirap, palaging may sandali na may malaking pag-unlad. Tulad ng mga tao na hindi nakakalipad sa loob ng 10,000 taon, hanggang sa pagsilang ng eroplano, ang lahat ay tila lohikal na ngayon. Nasira ng bulutong ang kasaysayan ng tao sa loob ng 1,000 taon, at inisip ng mga sinaunang tao na imposibleng gamutin ito. Maaaring gamutin ito ng gamot, ngunit mula noong araw na naimbento ang bakuna, hindi ba ang virus na ito ay matagumpay na nabasag ng mga tao, o kahit naganap na nawala? Sa pagsasalita tungkol dito, nakangiting sinabi ni Maria, isipin mo ito mula sa ibang anggulo, sa Warriors Den walang sino man ang makakaunawa sa lason sa 400 taong kasaysayan nito, at oras na para matukoy ito pagkatapos ng 400 taon. Bahagyang huminto si Maria, at nagpatuloy, higit sa lahat, hindi lang nakakapag-detox si Charlie, at nakaka-detox siya ng 1,000 tao. Ito ay tiyak na magpapakabas sa Panginoon na hindi siya makatulog sa gabi. Biglang natuwa si Mr. Zhang, at nanginginig na sinabi niya sa Pinanabik, napakagaling, napakaganda. Sige, kung talagang katulad ng sinabi mo, Miss, kung gayon, mawawala na yan sa lalong madaling panahon, hindi pa banggitin, ang mga patay na sundalo, mga gwardiya ng cavalry, at mga lolo't lola ay pinatay na ng mga henerasyon. Inalipin at kinokontrol sila ng Warriors Den. Kapag mayroon na silang antidote, tiyak na lalaban sila sa Warriors Den hanggang kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Hanggat maibibigay sa kanila ang antidote, ang pundasyon ng Warriors Den sa daan-daang taon ay tuluyang mawawala. Oo, tumawa si Maria, ang paraan ng Warriors Den sa pagkontrol sa mga patay na sundalo ay isang tibak na may 2 talam na maaaring pumatay ng 1,000 mga kaaway at makapinsala ng 1,000 ng sabay-sabay. Hanggat walang makakaintindi ng kanilang lason, ang mga patay na lalaking ito ay hindi lamang ng ahas na hindi magkamali ngunit wala ring pagkakataong magkamali. Kung sino man ang gustong magkamali, kailangan lang putulin ng organisasyon ang kanilang antidote, sila ay masunurin at kontrolado ng mga ito, ngunit kinapopootan din nila sila hanggang sa utak. Sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataong pagalingin ang lason sa kanilang mga katawan, at ang bago at lumang mga puot ng mga henerasyon ay pinatong, tiyak na sila ang unang magdeklara ng digmaan sa Warriors Den. Kaya, kung sino ang makabisado sa paraan ng pag-detox ng lason ay sasakal sa lalamunan ang Warriors Den. Bumantong hininga si Maria, sa palagay ko, alam din ito ng Panginoon at natatakot siyang malantad. Ang iba pang mga namatay na sundalo ay nakaistasyon, at pagkatapos ay naudyukan sila sa kabuuan, kaya natigil ang lahat ng mga aksyon ng mga namatay na sundalo. Sumang-ayon si G. Zhang, at hindi napigil ang magtanong, Miss, itong Mr. Wade ay may dakilang kapangyarihan. Nakikipagtulungan siya upang hukayin ang lahat ng namatay na sundalo ng Warriors Den at isa-isang magudyok ng rebelyon, at malapit na ang katapusan ng Warriors Den. Malapit na ang wakas. Napangiti si Maria nang marinig niya ang 4 na salitang ito at sinabi sa paraang nakakahiya sa sarili, ang mga patay na sundalo at ang mga gwardiya ng cavalry ay nasa ibaba lamang ng Warriors Den, hindi kahit sa gitna. Ang tunay na core at ang tunay na backbone ng Warriors Den ay ang mga gobernador ng mga mansyon ng gobernador ng 5 hukbo, pati na rin ang mga pinagkakatiwalaan sa paligid ng mga gobernador. Hindi, higit sa kalahati ng mga master na sinanay ng Warrior Camp sa mga nakaraang taon ay mula sa 5th Army Commander's Mansion, at walang nakakaalam kung gaano karaming mga masters ang nasa 5th Army Commander's Mansion. Hindi banggitin na walang nakakaalam, bagaman mayroon pa ring 3 sa 4 na Earl, ngunit ang 4 na Earl ay ang 4 na nangungunang master na pinakawalan ng Evil Lord mula sa kanyang paligid,
mayroon bang mga master sa paligid ng Evil Lord na maihahambing sa ang apat na Earl? Natatakot ako na si Lord lang ang nakakaalam. Kaya, kahit na ang lahat ng mga patay na sundalo at mga gwardya ng cavalry ay susulan, ang lakas ng warriors din ay hindi dapat maliitin. Kabanata 5450. Tumanggo si Mr. Zhang at magalang na sinabi, "Tama si Miss, oo masyadong optimistic ang matandang alipin." Natatawang sabi ni Maria, "Okay lang na maging optimistic, kung tutuusin, ito na dapat ang pinakamalaking krisis na hinarap ng warriors din simula nang itatag ito. Ito ay upang baguhin ang lahat ng lakas ng garrison ng patay na sundalong ito sa sarili niyang kapangyarihan. Ang ganitong sitwasyon kung saan inaalis ng kaaway ang ating lakas ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Kung kaya niyang lumaban ng tuloy-tuloy sa dilim at patuloy na sirain ang den isa-isa, naniniwala ako na hindi magtatagal ay magkakaroon na siya ng lakas para harapin ang warriors den ng direkta, at ang kumpletong pag-aalis ng warriors den, malapit na lang." Napabuntong hininga si G. Zhang, "Sana maging itong si Mr. Wade ay talagang maging tulad ng inaasahan mo, Miss." Gagawin niya. Bahagyang ngumiti si Maria, pagkatapos ay kinuha ang manggas ng kanyang kanang kamay gamit ang kanyang kaliwang kamay, ipinahid ang ilang tinta sa inkstone, at tinanong siya ng nakatagilid ng ngiti. "May IR report ka pa ba? Kung hindi, magsisimula akong magpinta, at bago magsimula ang paaralan, tatapusin ko ang lahat ng mga pagpipinta." Sinabi ng matandang Zhang, "Miss, wala na akong ibang iuutos, kung wala kang ibang utos, aalis muna ako." Tumanggo si Maria at ngumiti, "Sige, bumaba ka muna, huwag kang makipag-ugnayan sa impormante nitong ilang araw, natatakot ako na samantalahin ng Panginoon ang pagkakataong ito upang linisin ang loob." Sa ganitong sitwasyon kung saan ang lahat ay tahimik, kung ang sino man ay nakikipag-ugnayan pa rin sa labas ng mundo, ito ay napakadaling mahuli. Kaagad na sinabi ni G. Zhang, "Okay Ginang, mula ngayon, ang matandang alipin na ito ay hindi na makikipag-ugnayan sa impormante, at naghihintay na lamang ng iyong paunawa." "Sige." Tumanggo si Maria, "Sige, at sabihin kay Mr. Q na gusto kong kumain ng mga sariwang bulaklak na cake, para mapakiusapan niya ang isang tao na pumunta sa timog ng Yunnan para bumili." Mabilis na yumuko si Mr. Zhang at sinabing, "Okay Miss, kakamustahin ng matandang alipin na ito si Mr. Q, aalis na ako." Pagkaalis ni G. Zhang, tiningnan ni Maria ang painting sa harap niya, at hindi napigil ang bumulong-bulong, "Mr. Wade, maghintay hanggang matapos kong ipinta itong painting. Ikaw at ako ay malapit nang magkita muli." Sa oras na ito, nagmamaneho si Charlie sa Zijian Mountain. Umalis siya sa Shangri-La at nagplanong bisitahin ang bahay ni He. Nais niyang anyayahan ang lahat ng pamilyang He na lumahok sa pagsasanay sa pagkakataong ito upang magamit din nila ang pagkakataong ito upang mapabuti ang kanilang kabuuang lakas. At hindi niya alam na ang misteryosong babae na niligtas niya ay nasa tuktok ng Zijian Mountain, na wala pang 2 kilometro ang layo sa kanya sa isang tuwid na linya. Nang dumating si Charlie sa pamilya He, lumabas ang lahat ng miyembro ng pamilya He para batiin siya. Ang matandang si Luther He ay lumakad sa unahan, lumapit kay Charlie, lumuhod sa isang tuhod, at magalang na sinabi, "Welcome to his family, Mr. Wade." Ang dahilan kung bakit labis siyang nagpapasalamat kay Charlie ay nailigtas ni Charlie si Ruoli, pinagaling si Roma, tinupad ang kasal ni na Roma at Zin, at binigyan ng maraming pagkakataon ang pamilyang He. Higit sa lahat, dinala niya si Ruoli ng hakbang-hakbang sa taas ng isang 8-star warrior. Ito ay hindi panaganap sa kasaysayan ng pamilyang He. Sa makatuwid, sa mata ni Luther, si Charlie ay isang mahusay na benefactor sa kanila. Sa pagkakataong ito, bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, "Mister. Siya ay matanda ka na, kaya hindi mo kailangang maging magalang sa akin." Ikinulong ni Luther ang kanyang mga kamay. Patungo kay Charlie, at sinabing, "Mr. Wade, si Ruoli ay nasa retreat, si na Roma at Zin ay wala sa Oris Hill, at silang tatlo ay hindi nakarating upang batiin ka. Sana hindi ka mag-isip." Tumanggo si Charlie at tinanong siya, "Tita He and Zin went out together?" "Oo," sinabi ni Luther, "lumabas kayong dalawa ng magkasama. Umalis ako papuntang Europe para sa honeymoon ko ilang araw na ang nakalipas, at hindi na ako babalik hanggang sa ilang araw mamaya."
Pagkatapos ay sinabi ni Luther, si Rolly ay umaatras pa rin sa basement, wala akong oras upang ipaalam sa kanya. Nakangiting sabi ni Charlie, kung gayon, pakiusap ko, hilingin ko sa matanda na ayusin ang isang tao na tumawag sa kanya, mayroon akong sasabihin sa iyo at kay Rolly ngayon. Walang problema. Agad na tinawag ni Luther ang isang apo at sinabi, pumunta ka at tawagin si Rolly sa sala. Sabihin mo lang na nandito si Mr. Wade. Pagkatapos magsalita, magalang na sinabi ni Luther kay Charlie, Mr. Wade, please punta na tayo sa sala. Sige. Pumasok si Charlie sa sala kasama si Luther at iba pang miyembro ng pamilya He, na may maningning na mukha ay mabilis ding tumakbo si Rolly mula sa basement. Nang makita niya si Charlie, tuwang-tuwa siya at magalang na sinabi, Mr. Wade. Bahagyang ngumiti si Charlie at tinanong siya, kumusta ang iyong paglilinang kamakailan? Nagmamadaling sinabi ni Rolly, nag-iisa ako sa mga araw na ito, at hindi ako nang ahas na mag-antala kahit isang sandali. Tumango si Charlie, at sinabi kay Luther, matanda, gusto kong makipag-chat sa inyo ni Rolly ng privado, maginhawa ba? Ito ay maginhawa, syempre, ito ay maginhawa. Sumang-ayon si Luther nang walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay sinabi, Mr. Wade, please lumipat tayo sa study. Bahagyang tumango si Charlie at saka pumunta sa study ng matanda kasama si Rolly. Matapos maupo sa study, sinabi ni Charlie sa dalawa ang kanyang mga plano. Bagamat hiniling na ng matanda kay Rolly na magpas siya sa mga gawain ng pamilyang He, binigyan pa rin siya ni Charlie ng kaukulang paggalang at hinayaan siyang lumahok sa pagdedesisyon. Nang marinig ng matanda na may ganoong kagandang pagkakataon, natural siyang natuwa at wala nang may dagdag. Napanatili ng pamilyang He ang isang hindi kumpletong martial arts mentality sa daan-daang taon, kaya natural na alam nila ang kahalagahan ng pagkakataong ito. At handang hayaan ni Charlie na makibahagi ang lahat sa pamilyang He, na labis na nagpapasalamat sa matanda. Hindi napigilan ang sarili, lumuhad siya sa harap ni Charlie, nasasakal sa pasasalamat, at sinabing, Mr. Wade, maaaring hindi mabayaran ng pamilyang He ang iyong utang ng kabaitan sa pamilya sa ilang buhay. Iniunat ni Charlie ang kanyang kamay upang tulungan siyang makatayo, at mahinahong sinabi, ang pamilyang He ay handang pumunta sa Oris Hill mula sa napakalamig na lugar upang sumakay para sa akin. Siyempre, hindi ko maaaring tretuhin ng masama ang 12-12 ng miyembro ng pamilyang He. Sa pagkakataong ito, umaasa ako na ang pamilyang He ay makapag-produce ng ilang up-to-date na juniors. Pinakamainam na gumawa ng ilang 5-star na mandirigma. Agad na sinabi ni Luther, huwag kang mag-alala, Mr. Wade, tiyak na ipapaliwanag ko sa mga anak at apo ng pamilyang He na dapat silang mag-alboroto. Tumango si Charlie bilang kasiyahan at saka tumingin kay Rolly na nasa tabi niya. Nakatitig sa kanya ang mapupungay na mga mata ni Rolly. Bukod sa paghanga at paggalang sa kanyang mga mata, may konting pagkamahiyain pa. Tumingin sa kanya si Charlie at nagtanong, Rolly, ano sa palagay mo ang pundasyon ng iyong 8-star na mandirigma ay matatag na? Magalang na sinabi ni Rolly, Mr. Wade, your blessings, ang aking cultivation base ay masyadong mabilis na umunlad, at ang aking pundasyon ay hindi pa rin matatag. Huminto si Charlie, at mahinang sinabi, wala ka ng maraming oras. Nagtatakang tanong ni Rolly, Mr. Wade, anong ibig mong sabihin? Umiti si Charlie at sinabing, sa unang buwan ng pagsasanay, tutulungan kitang mag-upgrade sa Ming Realm Zogchen, kung hindi mo samantalahin ang oras upang pagsamahin ang cultivation base ng 8-star warrior. Natatakot akong hindi ka na magkaroon ng pagkakataong muli. Kabanata 5451. Naintindihan ni Rolly ang ibig sabihin ni Charlie. Bagamat napakabihirang mga 8-star na manlalaban, isa lamang ito sa mga istasyon kung saan huminto sandali ang express train ni Charlie. Siya ay mapalad na sumakay sa tren na ito, at may maraming oras upang pahalagahan ang tanawin ng istasyong ito. Dahil malapit nang dumaan ang tren at magpapatuloy sa susunod na hintuan. At ang kanyang susunod na hinto ay si Mingjing Zhaoqian. Alam ni Rolly na marami siyang sinabi ng pasasalamat. At sa harap ng pabor ni Charlie, siya ay namumutla at walang kapangyarihan. Kaya't lumuhad siya sa isang tuhod, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamao, at sinabi ng may matigas na mga mata. Guro, kailangan kong lumabas lahat.
Tumango si Charlie na may ngiti sa labi. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Luther ay namumula sa pananabik. Narinig niya ang kahulugan ng mga salita ni Charlie, at alam niya na ang paglilinang ni Rolly ay patuloy na bubuti sa hinaharap. At si Rolly ay napakabata pa. Kung patuloy siyang inaalalayan ni Charlie, baka makapasok siya sa madilim na kaharian. Isang bagay na hindi maisip ng mga ninuno sa loob ng daan-daang taon. Noong nakaraan, para sa isang mandirigma tulad ni Luther, ang madilim na kaharian ay ang pinakahuling kaharian na hindi maabot. Bagamat mayroon pa ring Transformation Realm at Grandmaster Realm ang Marshall daw. Sa kanyang Catalusan, ang dalawang kaharian na ito ay hindi na ang taas na kayang abutin ng tao. At ang pag-abot sa Dark Realm ay ang katapusan na ng Marshall daw, at ito ang dulo na halos hindi mahawakan. Ngunit ngayon, nakarating na si Rolly sa tarangkahan ng madilim na kaharian. Kuwit, kinabukasan, ang mga sundalo ng Cataclysmic Front. Ang mga dumating sa Oris Hill mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang dumating sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay direktang lumipad sa Oris Hill mula sa mga kalapit na bansa. At ang ilan ay lumipad muna sa mga kalapit na lungsod. At pagkatapos ay pumili ng ibang paraan ng transportasyon para makarating sa Oris Hill. Ang dahilan ng pagiging maingat ay, hindi sigurado si Charlie kung alin man sa tatlong natitirang Earls ng Warriors Den ay nasa bansa sa ngayon. Kung walang tao, madaling sabihin kung mayroon. Kapag nakita niya ang isang malaking bilang ng mga mandirigma na puro at nagmamanyobra, siguradong magdududa siya. Kapag ang mga mandirigmang ito mula sa Cataclysmic Front ay na-target ng kalaban, madali silang masusundan ng kalaban sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. At ang pag-iingat ni Charlie ay hindi walang basehan. Sa sandaling ito, si Jermo, ang pinakamakapangyarihan sa apat na Earl ng Warriors Den. Hinahanap ang kinaroroonan ni Maria sa East Cliff. Sa huling video conference, binigyan siya ng Panginoon ng bagong utos. Iyon ay ang pagpunta sa Oris Hill para hanapin ang kinaroroonan ng nag-iisang anak na lalaki ni na Chang Ying Wade at Margaret. Hanapin mo lang siya, at pagkatapos ay patayin. Gayunpaman, ang prioridad ng gawaing ito ay pagkatapos mahanap si Maria at ang kanyang sing-sing. Bilang karagdagan, hindi interesado si Jermo sa gawain ng paghahanap at pagpatay kay Charlie. Sa kanyang palagay, sina Chang Ying at Margaret ang mga patay na kaluluwa ng kanyang mga nasasakupan. Walang kabuluhan ang maging anak ng talunang general. Higit pa, kahit na nagawa niyang mahanap at mapatay si Charlie. Hindi ito maituturing na malaking kontribusyon sa Warriors Den. Pero iba si Maria. Malaki ang kahalagahan ni Maria sa Panginoon. Napakalaking tagumpay kung mahahanap pa niya ang kinaroroonan ng Sing Sing. Tiyak na gagantimpalaan siya ng Panginoon ng mabigat. Sa makatuwid, ang paghahanap kay Charlie ay hindi gaanong kapaki-pakinabang kaysa sa paghahanap kay Maria at sa kanyang sing-sing. Dahil dito ay hindi nagmamadali si Jermo na pumunta sa Oris Hill. Nagtakda siya ng oras para sa kanyang sarili. Kung hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Maria sa East Cliff pagsapit ng ika-isa ng Setyembre. Pagkatapos ay pupunta siya sa Oris Hill upang hanapin ang bakas ni Charlie. Kabanata 5452. Ang Orville ngayon ay kumilos na bilang direktor ng tanggapan ng admission sa Champs Elysees Hot Spring. Upang makagawa ng isang mahusay na trabaho sa pagtanggap ng mga bagong mag-aaral. Buong paghahanda ang ginawa niya. Hindi lamang siya naghanda ng kumpletong pang-araw-araw na pangangailangan para sa bawat mag-aaral. Ngunit naghanda din ng mga uniforming damit para sa pagsasanay at mga kagamitan sa pag-aaral para sa lahat. Ang mga uniforme sa pagsasanay ay ginawa gamit ang mga katanji tanging materyales at napaka-comfortableng tai chi suit. Upang i-highlight ang pagkakapare-pareho. Espesyal ding hiniling ni Orville sa isang tao na birdahan ang isang dahon ng ginkgo sa kaliwang dibdib ng uniforme ng pagsasanay sa pamamagitan ng kamay. Kung gusto mong pumili ng isang uri ng dahon na kumakatawan sa tradisyonal na kultura ng Chino. Sa palagay ni Orville ay walang mas angkop kaysa sa dahon ng ginkgo. At ang ganitong uri ng damit ng Tai Chi ay may burden ng dahon ng ginkgo. Ang pangkalahatang pakiramdam ay talagang natatangi sa kulturang Chino. Bilang karagdagan sa pagpaparehistro ng impormasyon at pamamahagi ng mga supply sa mga bagong mag-aaral.
Inakuri ni Orville ang isa pang responsibilidad, na kung saan ay upang ayusin ang mga grupo at dormitoryo ng mga mag-aaral. Mayroong daan-daang mga kwarto sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. Kaya't ang mga kondisyon ng tirahan para sa mga mag-aaral na ito ay napakaluwag din. Na maaaring mapagtanto, at ang bawat tao ay may isang independenteng silid. Sinunod din ni Orville ang utos ni Charlie at hinati ang guest room area ng Hot Spring Hotel sa dalawang magkahiwalay na bedroom zone para sa mga lalaki at babae. Dahil karamihan sa mga estudyante ang lalaki. Ang mga ordinaryong silid ay inilaan lahat sa mga lalaking estudyante bilang mga dormitoryo. Habang ang mga deluxe suite na iyon ay lahat ay inilaan sa mga babaeng estudyante. Ang mga silid sa mga dormitoryo ng mga lalaki at babae ay muling binilang. At inilalaan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagpaparehistro. Ayon sa utos ni Charlie, pinangkat din ni Orville ang mga mag-aaral sa 10 grupo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga numero ng mag-aaral na nakarehistro sa oras ng pagpaparehistro. Dahil si Mateo ang nag-iisang tutor na namamahala sa pagtuturo. Ang mga mag-aaral na ito ay hindi nahahati sa mga pangkat. Ang kabuuang istruktura ng klase ay isang klase at higit sa 10 grupo. Mula nang malaman ni Mateo ang mga pusta, nakatuon siya sa pagtulong kay Charlie. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na siya nang ahas na maging maramo sa Tezon Hanyoandaw, na ipinasa ng mga ninuno ni Tezon daw. Ngunit direktang inilimbag ang lahat ng unang kabanata ng 8 kabanata ng mga lesson plan na inihanda niya sa isang libro. Sa tuwing may mag-aaral na mag-uulat, ibibigay niya ang inihandang aklat sa mga mag-aaral. At ang dahilan kung bakit ang nilalaman lamang ng unang kabanata ang ibinigay niya ay hindi dahil mayroon pa siyang reserbasyon. Ngunit na tinuruan niya ang napakaraming disipulo sa Tezon daw. At alam na alam niya ang mga gawi ng karamihan sa mga tao. Kapag naibigay na sa kanila ang lahat ng nilalaman, tiyak na hindi na nila makokontrol ang kanilang mga impulses. At matututo silang tumalo ng pribado. Minsan kapag kasi simula pa lang ng unang kabanata ng kurso. Maraming mga mag-aaral ang palihim na nag-practice sa ikalawang kabanata. At maging sila ay tatalakayin ang nilalaman ng ikawalong kabanata. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay natural na nauunawaan para sa mga magagaling na estudyante na may mahusay na postura. Ngunit para sa karamihan ng mga mag-aaral na kailangang maglagay ng matatag na pundasyon. Ang paggawa nito ay makakaabala lamang sa kanilang enerhiya at makagambala sa kanilang ritmo. Upang maabangga ng mga mag-aaral na ito, sadyang minarkahan ni Mateo ang unang kabanata sa pamagat ng aklat-aralin. At pagkatapos ng unang kabanata, minarkahan ang mga salita sa mga bracket, kabuuang 8 kabanata. Noong unang nakuha ng mga mag-aaral ang pamamaraang ito ng pag-iisip, wala silang nakitang maraming nilalaman. At kahit na ito ay isa pang hindi kumpletong paraan ng pag-iisip. Ngunit nang makakita sila ng kabuuang 8 kabanata, agad nilang napagtanto na. Ang haba ng pamamaraang ito ng pag-iisip ay dapat na mas mahaba kaysa sa mga pamamaraan ng pag-iisip na napag-usapan nila sa ngayon. Kahit na ang mga aral na ipinasa ni Jackson, ang master ni Joseph, ay walang ganoong kalaking espasyo. Bigla na lang, lahat ng estudyante ay walang kamalay-malay na inaabangan ito. Kabanata 5,453. Sa sunod-sunod na pagdating ng mga sundalo mula sa Cataclysmic Front. Ang pamilyang He, sa pangunguna ni Ruoli, ay magkasamang nagulat sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. Nagpunta rin doon si Nanan ako at Aosho sa parehong araw at nasa parehong grupo ni Ruoli. Bukod dito, dahil ang oras ng pag-check-in ng 3 tao ay napakalapit. Magkatabi din ang mga kwarto ng 3 tao. Dahil sa kaganhawahan, nagpareserba si Orville ng mga silid sa tabi ng isa't isa para sa kanyang sarili at kay Isaac ng maaga. The reason why they want to live next door is that they both know each other very well. Sa isang banda, maganda ang relasyon nila at pamilyar sila sa isa't isa. Sa kabilang banda, maaaring sila lang ang baguhan sa pagsasanay na ito na walang martial arts foundation. Mas malapit silang nakatira, at marami silang nakakapag-usap sa mga ordinaryong oras. At kahit na mag-sign up para sa isang grupo upang panatilihing kumpanya. Sa mga salita ni Orville, kahit anong klase ang nasa ibaba at ang dalawang nasa ibaba, sila ay mabuting magkaibigan. Ito ay isang walang hanggang katotohanan.
Ang parehong naaangkop sa kanya at kay Isaac. Nang dumating ang mga estudyante, binalak ni Charlie na bigyan sila ng isa pang araw upang maging pamilyar sa kapaligiran. At pagkatapos ay opisyal na nagsimula ang klase. At nang ang mga mag-aaral na ito ay pamilyar sa kapaligiran. Bumili si Charlie ng isang set ng simpleng kagamitan sa pagpuno ng likido sa bibig mula sa internet. At dinala ang kagamitan sa mid-level na villa sa Champs Elysees Hot Spring. Sa oras na ito, para siyang pekeng nagbibenta ng droga. Pagpapatakbo ng hanay ng kagamitan upang patuloy na punan ang isang walang tatak na likido sa bibig ng walang anumang mga trademark at logo. At kahit walang petsa ng produksyon. Mayroong maraming mga paraan ng paggamit ng droga, kung saan ang bibig at iniksyon ay ang pinakakaraniwang mga anyo. Sa mga oral na gamot, ang anyo ng oral liquid ay talagang bihira. Gayunpaman, ang paghahanda ni Charlie para sa oral na solusyon sa pagkakataong ito ay ang paglusaw sa pinahusay na bersyon ng blood dispersing at heart saving pill na narefine niya noong huling beses sa tubig. At pagkatapos ay punan ito sa oral na paghahanda ng 10 mililitro bawat isa. Ang batch ng oral na paghahanda na ito ay naglalaman ng humigit kumulang 10% ng pinahusay na bersyon ng blood dispersing at heart saving pill bawat 10 mililitro ng panggamot na likido. Ayon sa kanyang plano, ang batch ng oral liquid na ito ay ibibigay sa lahat ng mga trainees pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng klase upang matiyak na mayroong pantay na simula. At ang natitira ay gagamitin bilang mga gantimpala para sa mga nangungunang mag-aaral sa susunod na ilang pagtatasa. Sa orihinal, ginamit din ni Charlie ang ideya ng paglinang ng isang grupo ng mga martial arts masters na may mga table tas. Gayunpaman, para sa kanya, mayroong dalawang medyo malaking hadlang sa pagpino ng mga elixir. Ang isa ay ang kanyang sariling espiritual na enerhiya ay natupok ng husto. At ang isa pa ay mahirap makuha kung minsan ang mga bihirang gamot. Kabilang sa ilang uri ng elixir na kasalukuyan niyang pinipino. Maliban sa medyo simpleng panggamot na materyales ng blood dispersing at heart saving pill. Ang iba ay higit pa o hindi gaanong mahalagang mga materyales na panggamot na bihira at mahirap makuha. Bagamat simple ang pagpino ng blood dispersing at heart saving pill, hindi kayang pinuhin ni Charlie hanggat gusto niya. Ang aura sa kanyang katawan ay pinupuno ng cultivation pill. At ang cultivation pill ay hindi isang walang limitasyong supply. Kaya hindi siya maaaring maging walang prinsipyo na sayangin ang kanyang espiritual na enerhiya upang pinuin ang maraming dami ng blood dispersing at heart saving pill. Sa iba pang mga bagay, ang higit sa 100 estudyanteng ito, bawat isa ay binigyan ng nakakalat ng dugo na nakapagliligtas sa pusong tableta, ay mauubos sa kanya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, malaki ang naitulong ng caldero ng gamot ni Mateo kay Charlie. Ang caldero ng gamot ay hindi lamang maaaring mapabuti ang bisa ng gamot. Ngunit ay sublimate din ang bisa nito. Ang aktual na kahusayan sa pagpino ay tumaas ng hindi bababa sa 5 beses. Sa ganitong paraan, maaaring mabawasan ng husto ang mga gastos sa pag-uugali at aura ni Charlie. Matapos mapuno ang oral liquid, pansamantalang inimbak ito ni Charlie sa villa sa gitna ng bundok. At binalak na magmaneho pabalik sa lungsod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalabas na sana siya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mateo. Sa kabilang dulo ng telepono, magalang na sinabi ni Mateo, "Master Wade, may gusto akong isumbong sa iyo. Iniisip ko kung iniistorbo kita." Casual na sinabi ni Charlie, "Huwag mag-atubiling magsalita kay Master Hong kung mayroon kang sasabihin." Sinabi ni Mateo, "Bumalik kay Master Wade, ang aking disipulong si Romana ay nagdala na ng higit sa 200 tao mula sa Tezan daw patungo sa Ores Hill." Umiti si Charlie at nagtanong, "Talaga? Kailan ka dumating?" Nagmamadaling sinabi ni Mateo, "Bumalik kay Master Wade, tinawag ako ni Romana." Nagsettle down lang sila sa hotel. Ang unang bagay pagkatapos nilang tumira. "Tinawagan lang ako at gusto kong tulungan siyang makipag-appointment sa iyo." Nakita ni Charlie na maaga pa, kaya mahinahon niyang sinabi. "Hinayaan mo siyang pumunta sa Champs Elysees para hanapin ka. At pagkatapos ay dalhin mo siya upang makipagkita sa akin sa villa. At sabihin mo sa kanya na makakarating lang siya dito mag-isa." Nagmamadaling sinabi ni Mateo, "Okay, Master Wade, sasabihin agad sa kanya ng subordinate na ito."
Kabanata 5454. Makalipas ang halos 40 minuto, nagmaneho ang maalikabok na Romana sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. Bago pumunta sa Ores Hill sa pagkakataong ito, hiniling na niya sa kanyang ama na tulungan siyang gumawa ng kumpletong paghahanda. Sa orihinal, ayaw ng ama ni Romana na ilipat niya ang buong Tazan daw sa Ores Hill. Ngunit hindi makatiis si Romana sa pagkakataong ito, siya ay isang matigas ang ulo. Kaya nagpasya siya at pinilit ang kanyang ama na tanggapin ang kanyang desisyon. At bigyan siya at ang buong Tazan daw ng full-time na serbisyo sa yaya. Ang ama ni Romana ay hindi lamang bumili ng 4-star hotel sa Ores Hill para sa Tazan daw bilang base para sa buong Tazan daw. Ngunit espesyal ding ipinadala ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan mula sa Estados Unidos na may kumpletong pangkat ng pamamahala. Upang direktang kunin ang operasyon at pamamahala ng buong hotel. Ang dahilan kung bakit napakaraming problema ang ginugugol ay upang magbigay ng masusing serbisyo sa anak na babae at sa mga miyembro ng Tazan daw. At kasabay nito ay para maging mas komportable ang mga miyembro ng Tazan daw sa hotel na ito. Bilang karagdagan, nag-inject din siya ng $50 milyong sa 4-star hotel na ito. Sa madaling salita, ang perang ito ay ang kanyang mga gastos sa pagpapatakbo para sa Tazan. Ginamit ng management team ng hotel ang perang ito para bigyan ang Tazan daw ng maraming set ng sasakyan at inihanda ang malaking halaga ng pang-araw-araw na pangangailangan. At ang natirang pera ay ginamit para sa kanilang pamumuhay. Si Romana ang nagmaneho ng Mercedes-Benz G63 na dumating sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. Na inayos ng kanyang ama, at ito ay isang umiiral na kotse na direktang dinala mula sa 4S shop para sa karagdagang 800 kahapon. Dahil mayroon pa ring bahagi ng mountain road mula sa Champs Elysees Hot Spring Hotel hanggang sa Villa. Matapos malaman ni Mateo na si Romana ang nagmamaneho, naghintay siya sa pintuan. At pagdating ni Romana, dir-diretso itong sumakay sa co-driver at inutusan itong magmaneho paakyat ng Burol. Sa pag-akyat sa bundok, tinanong siya ni Mateo, "Romana, paano ka nakipag-usap kay Tazan daw, ang miyembro ng iyong grupo? Bakit ka pumayag na sundan ako ng mabilis?" Sa katunayan, ang subtext ni Mateo ay, si Romana ang pumalit bilang pinuno ng sekta. At sa loob lamang ng ilang araw, maaaring hindi posible para sa lahat ng tao sa Tazan daw na ganap na tanggapin ang kanyang katayuan bilang pinuno ng sekta, lalo pat kumbansihin at sundin ang kanyang mga salita. Hindi rin tanga si Romana, diretso niyang sinabi, "Master, hindi ko sinabi sa kanila noong bumalik ako na ipinasa mo sa akin ang posisyon ng ulo." Nagtatakang tanong ni Mateo, hindi mo sinabi sa kanila?" Kinurot ni Romana ang kanyang mga labi, "Bakit ko sasabihin? Kung sasabihin ko iyan, paano ko sila magagalaw?" Sinabi ni Mateo, "Hindi mo sinasadyang sabihin sa kanila iyon, iyon ang ideya ko na ilipat ang Tazan daw sa Ores Hill, tama ba?" Tumango si Romana, "Oo. Iyon ang sinabi ko, at ikaw lang ang may ganitong impluensya at apela. Kung hindi, paano sila magiging masunurin, ayusin mo na lang ang mga gamit mo at pumunta dito." "Ako, gustong umiyak ni Mateo, Romana, Romana, ang dayo mo talaga. Ginamit mo ang pangalan ko para linlanggan sila dito, ngunit hindi rin ako, ang pinuno ng Tazan daw, paano mo ipapaliwanag sa kanila?" Same time na sinabi ni Romana, "Guro, bakit ko ipapaliwanag sa kanila? Kailangan mong magpaliwanag sa kanila. Ako." Si Mateo ay nababalisa at sinabi, "Kailangan ko pang magpaliwanag. Hindi ako ang master." Nagtanong si Romana, "Guro, hindi ikaw ang Panginoon, kaya sino siya?" Pagkatapos nito, hindi na niya hinintay na magsalita si Mateo, at sinabi ng direkta at matatag, "Wala akong pakialam kung sino ang master. Hindi naman ako." Hinaypa ni Mateo ang kanyang balbas at galit na tumitig at sinabing, "Bakit hindi ikaw? Ipinasa ko sa iyo ang posisyon ng ulo, at ipinasa ko rin ang tanda ng ulo at ang buong aklat ng Tazan Hanyuan daw. Narito ka, ikaw ang 40th pinuno ng Tazan daw. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatalikod, Romana." Sinabi ni Romana na may seryosong ekspresyon, "Guro, kung isuko mo ang Tazan daw kung ibibigay mo sa akin ang kaldero ng gamot sa ninuno. Kung gayon ay tiyak na titiisin ko ito, ngunit ang susi ay hindi mo ako binigyan ng kaldero ng gamot.
Maaaring makuha ng mga dating master ng Tizen Dao ang minanang kaldero ng gamot, ngunit nawala ito nang hindi maipaliwanag pagdating sa akin. Pinagagawa mo akong sisihin dito. Hindi ako naglakas loob na kunin ito. Sa pagsasalita tungkol dito, muling sinabi ni Romana, kaya guro, narito ako ngayon hindi lamang para makilala si Mr. Wade kundi para ipahayag din ang aking opinyon sa iyo. Ikaw, matandang lalaki, ang 39 na pinuno ng Tizen Dao, mga disipulo, at higit sa 200 miyembro ng Tizen Dao, lahat ay sumusunod sa iyo. Ang lahat ay naghihintay pa rin sa iyo na magsabi ng ilang mga salita sa hinaharap. Higit sa lahat ay gustong lumipat sa Oris Hill. Malapit nang bumagsak si Mateo at walang luhang nagsabi, ito, anong klaseng bagay ito? Nangako pa ako kay Master Wade na wala akong kinalaman sa Tizen Dao sa hinaharap. At lumapit ka ulit sa akin, paano ko ipapaliwanag kay Master Wade? Nagkibit-balikat si Romana, guro, walang magagawa ang disipulong ito. Biglang may naisip si Mateo at nagmamadaling nagtanong, kung gayon, ano ang sinabi mo nang pumunta ka kay Master Wade ngayon? Sinabi mo noon na dadalhin mo ang buong Tizen Dao upang sumamba sa ilalim niya. Ngunit ngayon ay sinasabi mo na hindi ka pinuno ng sekta. So paano mo ipapaliwanag kay Master Wade mamaya? Sinabi ni Romana, guro, pagkatapos kong makilala si Mr. Wade, natural kong ipagtatapat ang katotohanan, at kasabay nito ay ipinahayag ko ang aking saloobin sa kanya, na sinasabi sa kanya na ako mismo ay umaasa na lumaki sa ilalim niya. Ngunit hindi ito nakikita ni Mr. Wade. Hindi pa alam, pero kung interesado si Mr. Wade. Kung gayon, kung ikaw ang pinuno, Master, ang buong Tizen Dao ay sasamba sa ilalim ng sekta ni Mr. Wade, hindi ba ito ay isang bagay lamang ng iyong mga salita? Sinabi ni Mateo sa isang kapaligiran, Romana, ikaw ay isang batang babae na hindi nagsasalita tungkol sa martial arts. Nagiging unfair ka. Kung mamaya sinabi ni Mr. Wade na isa akong alipin na may dalawang apelido, saan ko ilalagay ang dati kong mukha? Medyo galit na sinabi ni Romana, guro, ikaw ang gustong ipasa sa akin ang pagkaulo. At sadyang hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kaldero ng gamot. At gusto mo akong pagsamantalahan. At hindi ko man lang nasabi na naging unfair ka sa akin.